ng playstyle mismo ng Execration from the recent game, iba na eh. Execration 2.0 to. Nag-level up, nag-step up si Eto Max Graves. Eto na, nagbabalik sa atin. Game number 3. Sino malalaglag sa ating lower bracket? Execration versus Bren Esports. Okay, so guys, gaya sinabi natin, very convincing win for game number 2 and for Bren Esports. Hindi natin mapagkakaila na talagang ang kanilang pinaka-gameplay is more on a funneling para kay Carlsey. And Carlsey, isa sa mga child prodigy natin for this league. At hindi natin matatawaran kung gaano pa talaga kataas ang IQ ng batang to pagdating sa Mobile Legends. Exactly. Pinapakita nila yung mga strategy nila dito. Wala nang hold thoughts. Eto na naman si Chakno trying to delay things up dito. Very aggressive ang Execration dito. They have the momentum. Gustong-gusto nila ituloy para sa ating game number 3. Look at that hit going in. They're able to take down ang kanilang buff. Pero tinan mo counter si Chakno. And Esports, Benny Cutie will fall. Pulado sila si Arrow will kune. Pero lumiko ang kalmot dito ni Eto Max. Si Carlsey, napatay lang din naman dito ng Execration natin mga kaibigan. So 1-1 natin nag-score. Pero good thing here, for Execration, naagawan nila ng buff si Ling. At si Ling ang napatay nila. So guys, sabi natin, if you have a Ling on your lineup, the best way to counter it is agawan ng jungle. At as much as possible, isecure yung mga kills against him. Tama, gusto ko yung idea na kasi na buff dependent ang isang Ling. So yung mismong buff na kinukuha niya is gawin natin bait na alam natin possible lang pumunta dito si Carlsey or the Ling itself. Pwede natin salubungin. And yun na, nakita natin 1-1 ang ating score, 2 minutes in favor. Check check natin yan. Pero into the game, go on to the top lane. Tuloy agad ang bakbakan at nakakuha ng kill dito ang execution. Tuloy pa rin sila sa strategy nila na ikakat, sabay, kailangan nila makawanan ng first objective ang Bren Esports. Right after that, mas free na sila makaikot. Na de-delay ang objective strategy dito ng Bren Esports na kinakapitalize mismo ng Execration that later on, mapapunish. Look at the arrow, the ikot moments na naman. Few wild shots dito, they're trying to hold. Few will fall. Again, Besh, kung titignan mo rin yung positioning na abyssal trap ng Execration, going for the buff side ng Bren Esports. Oo, kumbaga, alam nila dito na Ling dependent talaga yung lineup ng Bren Esports. So as much as possible, we have to negate the Ling, we have to counter this Ling, or else mahihirapan tayo knowing na meron din kasha dito ang lineup ng Bren Esports. But as we could see here now onto our screens, that is 3-1 for the score, 3 minutes in third game time. For Execration, another buff ang pwede na ma-counter dito. At kita natin yan. Kita natin sa mga screens. Very aggressive dito ang Execration. Kung masipira nila, abyssal arrow dito. Tinamaan si Carlsey, pero there is the disengage. And Execration positioning themselves into this violent buff of Bren Esports. Phew! Wala na buhay! Nakakadya pala si Phew sa laban natin ngayon. Ganda! Survivor 1 charge, come for the Grok. Pero nandito na ang kalmot na ating helmet. Tapos nila naman, with a double kill for Coco Chaknu. Wala na buhay, pero si Hit sa may iba na likod, makakuha ng kill against Bren Esports. Gusto ko yung pagiging agresibo ng Bren, I mean, ng Execration. Sumasagot ang Bren Esports. Hindi sila nagpapasindak dito sa ganitong sitwasyon. They're trying to come back. Kinukuha nila yung tempo sa para makabuelo. Hindi pa rin naman nakakuha dito ng Bren Esports yung buff na gusto nila for the Ling. Ay, na-steal pa ba? Nakuha pa nga! Nakuha pa! Ganun kagrabe ginagawa, Beshi, na pangontra dito na Execration. Karo! Specifically, for the Ling. Ano talaga eh, Beshi? Very evident na Ling talaga yung kinakontra dito na Bren Esports. I mean, nga, Execution. And that is a turtle objective for this Execration squad. But as we could see here, Chaknu, grabe lang din naman, napakalaling dito for Bren Esports. So kitang-kita natin na sinasakop nila yung teritoryo nung kalaban nila. Kung meron Jordan rule, meron silang Cartesi rule, na kung kukuha man ng buff dito si Cartesi, kailangan papagsakin. It's either ma-pick off nila dito si Cartesi o nanakawin lang nila yung buff. Ganon yung pinapakita nilang Cartesi rule sa ganitong sitwasyon. Execration doing a great job. Minamata lang nila na minamata kung sino yung dapat puguin. Kung sino dapat ipanish sa side ng Bren Esports. Pa!
BAM! Another arrow! Nirma na arrow, sakto. Eto, Max, pero sakto na nirma na ang pag-heart guard doon ang ating Angela, mga kaibigan, Chocolito, na sa may bandang likod. Pero disengage para sa kanila. And nakita mo sa Chocolito, hindi talaga nag-disengage. Kumbaga, sinako pa rin ngayon pwede sa Kupen and Uranus. Para na kayo parin sa Abdel na sa may middle lane side. Another objective para sa kanila sa bandang bottom lane. It's gonna be a kill for Execution. Hindi pa tapos, susunod pa ata dito. Lasty, trying to defend the turret. Disengage na muna. Uy, one-on-one. One-on-one with the Great One, Rebo. May naman-to-man defense dito ni Sabno kung sino masasalubong niya. Binabantayan niya dito knowing na alam nila yung positioning dito ng Ling. Kaya medyo kinuha agad nila yung positioning para sa buff. Pang-ilang buff na to? Pangatlo na to, no? Simula umpisa, no? Parang ano na talaga eh. Mga kinakontra talaga na Execration, which is a very good thing kasi alam nila yung capacity ng Link kapag nag-full bloom talaga for Execution, I mean for Bren Esports. Pero kung mapansin natin, Cold Lead is on the side of Execution that is breast full plate para dito sa ating tank confirm Execration. So maganda pang counter na agad if ever mag-stack ang damage, physical damage dito ng Bren Esports. And this time around, it's gonna be the red buff. I mean, orange buff na gusto kontrahin dito. And a killing streak for Hate, killing Coco. Sa ating may middle lane side, si Lasty na dito sa may middle lane side natin. Pero anyways, naman na arrow, wild charge for Jackpo. Si Lasty! Record si natin, pero dive-in. Confirm Hate with a mega kill para sa kanya. Sunod-sunod ang pagpasok dito ng Execration. Wala nagiging sagot ang Bren Esports. Another arrow will be thrown. Disengage siya muna. Hindi, kukuha pa ata sila dito ng turtle or babasagin na. They're going in for the turtle. Every time kasi na magte-take ng clash dito ang Execration, I mean ang Bren Esports, papatayin lang ng ilaw ni Bay, ni Cutie. Yeah. Habang dun papasukin ni Hate, that's unleashing the hate sa limang membro ng Bren Esports. Oh, speaking of unleashing the hate, yung kinagandahan ng pangalito ng The Dark Knight Falls ni Hellcurt dito, binibigyan talaga ng space dito si Hate para ma-target yung mga bulag na players come from Bren Esports kasi it's very difficult for this Ling to actually to go on different places, lalo-lalo na kung ulti si Hellcurt. So, edge na agad for them. Know that they have the Chakto on the scrap. Sa iba-iba tournaments, nakilala natin si Chakto, guys. And Gold Lead is on the side of the Execution. That is 6.8 gold together with the BOD for this last set out of this match. Abisal araw dito na eto, Max. Pakalat-kat lang to the point na Bren Esports very mindful na sila kung saan sila papuesto. Tama-tama ka dyan, Ate Mo Chantel. Grabe, pinapakita dito ni Benny Cutie and eto, Max. Etong dalawang to, yung combination nila, the perfect combo na ano to eh, yung bubog sa talampakan, tinik sa lalamunan. Yung Bren Esports, dalawang strike to eh, di ba? Tatamaan ka na arrow. Pag tinamagos yung protecta, papatayin ka na ilaw. Ayun o, another arrow. Gagawin sila dito, mag-disengage lang muna yung Bren Esports. Ano ito? Kunya bait lang pala. Power tower! Chakto will fall! That's an overextend. That's an overextend. Para sa side ng Esports. Nasa kapra ng Philip Les dito siya para Chakto. But anyways, another arrow ka from eto, Max. Mga kaibigan, and unstoppable para sa lahat-salat sa ating laban. And kung mapansin natin ngayon sa ating mapa ngayon, lamang ang Execution in terms of tower objective for Bren Esports. This is very crucial knowing ang pinaka kukuhaan nila ng damage dito is the Link. So most probably hindi na magkakaroon ng purpose dito si Angela kung walang damage si Link. Tama. Tama ka nga dyan. Medyo tahimik ulit ang ating labanan. 10-5 in favor of Execration. Gold lead around 7,232 plus the objectives. Wala pa pala nababasag ang Bren Esports sa 9 minutes. Nagmumukhang bata ang Bren Esports sa pinapakita na galaw na Execration dito. Disengage siya ulit. Alam po dito, Beshi, ang magandang ginagawa na Execration para ready anytime. Si Chakto. Kasi naka-flex siya eh. Literal naka-flex. Naka-power of nature siya. If ever na may makita siya kalaban dito against Bren Esports at dahil dyan, ang laki ng intimidating factor dito for Chakto. And Lord has been taken here by Execration against Bren Esports. Sa pangalan mismo ni Hate, hati! Hinahati-hati lang sila dito ni Hate. Sa ganitong sitwasyon, look at the stats of Hate. 5-0-2. Another buff na steal na naman dito ng Execration. Problemadong Bren Esports dito. Trying to balance all the minion waves are laning dito. Pinoposition na dito the final somehow
push for the execution, maaari nila makuha ang mid-turret sa ganito sitwasyon. Oo, oh, at saka actually, best, isa problema pala dito for Bren Esports is that merong Uranus yung execution, so wala silang TPS. Skill dependent si League actually, pag maganda yung pasok niya, it's a good for, it's a good thing agad for Bren Esports, pero kung mali yung pasok niya, bad thing siya, kumbaga 50-50. And Uranus, hindi mo siya instantly ma-reverse with that combo come from Ling. So, wala na marksman onto this match. And kita naman natin dito, Lord guys, na execution, dadalhin pero tumilim coming from this execution squad, nasira ang inhibitor turret sa atin, may bottom lane side. Abis ang araw to, makilasty, pero mukhang middle lane ang kukuha ni the execution. At balibag, Zapno napatay na na Team Bren Esports pero wild charge sagot dito ng Zapno. Napakasakit ni Baring Kane mga kapatid. Dito kita natin dito pero may laban din naman si Garcia. Nakasakay sa kanya dito with a hard guard from Angela and a killing spree para sa kanya. Maari ba ito marekta ng Bren Esports? Look at that time, I don't think so. Pero makakasama, makakahinga sila sa ginawa. Sabi ni Cartsy, ang tagal na natin di nakita, Bob. How are you? Nakakuha ka dito. 11 minutes of the game, first objective na nakuha dito ng Bren Esports, trying to get the momentum. The bait is lane. Once na makapag-push dito ang execration, overextended team fight, dun sila na-punish. Ngayon, tina mo yung giggle ni Cartsy na magnakaw ng mga buff. Kinuha niya talaga, no? Kinukuha niya kanina pa ninanakaw para sa kanya. Alam mo, Beshi, problema ng execration. Di ba, matabaras? Oo. Oh. Ngayon, kumapansin natin sa lineup ng execution na ang pinaka-crowd control talaga lang nila is kapag katumaba, natungama yung Abyssal Arrow. Nung si Lena. So, paano may pipigilan yung isang Ling na nagbigay na ng damage dito sa Bren Esports, yun yung magiging challenge for execution to close this game. So far, sila pa rin. Yun lamang dito sa laban natin. Pero kung mapansin natin damage dito ni Carlsy, napakasakit na kung baga pwede niyang kuhanin agad dito yung Squish Heroes na execution na elect for this Lancelot. Hindi ganun ka talaga. Hindi ganun kadali para sa kanya na i-burst out si Carmilla, si Atlas, yung mga ganun. Look at that item, mga beshi. Pure damage siya dito ang Ling anytime. Kung may lalabas sa support dyan, easy pick off dito. Tamang pwesto lang. Gusto ko yung position ng Bren Esports. Very aggressive na sila ngayon. They're trying to hold the top lane. Cardsy going in. Alam mo, kailangan talaga may tigabantay na din si Cardsy. Ito na yung pinaka-final ano eh. Final form. Countdown. O, ng Bren Esports. Final countdown. Kumaga. Para dito sa Bren Esports, kailangan as much as possible all in Ling for this lineup kasi nakita naman natin dito yung potential ng Bren Esports to turn things around kanina. Kumbaga nakakuha niya yung mga buff na supposedly ninegate kanina execution pero this time around in 2 hour 30 minute game time, Bren Esports yung may pinakamataas na potential dito actually na magbaliktad ng ating laban. Eh na. Sila naman na magka-counter-invade dito pero na-late lang ang Bren Esports. 10 seconds para sa ating next Lord. Look at the position of Bren Esports. Medyo binibigyan na nila ng heavy rotation. Look at the support and the tank. The Atlas and Akadja positioning themselves. Hindi ata maganda dito. Nasaan ang damage coming from the side of Bren Esports trying to hold three members. Nakakuha na din the final hold. Cartsy from the back lines going in. Where's the Angela combination na dito? Ang ganda na position. Sabdo medyo pulado. Makukuha na rin yata Sabdo. Sabdo will fall. Monster kill. Momentum for the side of Bren Esports. Tempest of Light sa ating Buchantel. Naubor. Napakaganda na sa kay Dol with the hard card card from the Angela. Eto Max, wala na buhay. Mga kaibigan, ang kill para kay Lasty dito. Pero hate, nakasagot lang din naman si Coco dito lumalaban. Pero tinuhog sa may patalikod. Godlike na para kay Park Card si natin dito. Dito wala na buhay sa may bush. Pero yung damage na execution mga kaibigan, running low for his life. And a legendary for Cartsy. Onto this match. And ang natitirang buhay for execution is this Hellcurt. Tubos bigla, pati pantubos ng execration. 4-man down. Now free lord to for the side of Bren Esports. Bumaliktad, the tables have turned mga sir. Iba ang pinakita, shot call, the decision making, the crucial pick up. It's all about Bren Esports sa ganitong sitwasyon. Now Zapnu trying to hold. He wants to reset this lord. Going in for the bait. Zapnu taking a lot of damage. Shiribo, disengage siya muna. Oh, buhay pa yung Lord, guys! Pero si Zapto dito, halos wala na buhay. Yeah, there's Bren Esports, Tempest of Blades for Cartsy. Pero kita natin dito, medyo nagugulahan. Si parin Lord natin, kung kanino mapupuntay. Pero pa napatay si Zapto dito sa ating laban.
Mabe, si Wap, so tinutuloy dito ng Bren Esports, nandito si Chakno, ready, and a reset for this level 2 Lord on this match of the Immortality for Cardsy. Si Benny Cutie dito ginamit ang kanyang ulti. So, tira natin dito for execution kung paano lang ako online dito. Cardsy is on a roll. Yan yung pinapasasabi natin. Kumbaga, literal na unstoppable kasi wala pang kontra sa kanya. Kung hindi siya ma-burst, kasi literally, pwede niyang kontrahin dito or pwede niya i-dodge yung pwede iba to na execution. Pero kita natin si Cardsy, naka-ready lang din naman for the vision. Nandito kita dito kasi eto box and a kill para sa kanya. Sakto! Doon yung pagkakasakay ng Selena, Angela, literal. We are here to assassinate this Selena. That's it. The Battle of Assassins itong larong to. Walang marksman. Lahat assassin ang core hero. Both teams, Execration and Bren Esports, positioning themselves. Walang bibitaw dito sa Lord. This might be the final clash kung sakali umangat sila dito para sa Lord. Nakawan na to. Habang binabalance lang dito ng Uranus ang top side nila, Zabno doing a great job para magbigay ng force position or force defense. Lumaban ng Bren Esports 4 versus 4 if ever magkakaroon dito ng Lord Clash. Yes, tama dyan. Lord Clash, guys, yan ang pinakinabangan natin for this match. 16 minutes na ang ating laro ngayon, pero hindi pa rin natin talaga malaman kung sino ba ang talagang aangat in terms of team fight. Kasi so far for execution, medyo nagiging trend nila is more on the audition side. So hindi sila fully prepared for a team fight. Like for Bren Esports, full equipped sila, na ready sila to support this link pick for Bren. But anyways, again, this is the level 2 Lord. So very crucial to for the both teams. For Bren Esports, possible pag nakuha nila to, pwede pang ma-defend ng execution ng isang buong wave. Pero for execution, pag nakuha sila ng Lord, pwede lang rektahin. Oh. So mas mahalaga ang Lord sa ganitong situation for the side of Bren Esports. Beshi, gusto ko marinig yung side mo. Ano yung parang pinaka-comeback potential dito ng Bren Esports to stop yung force push na ginagawa ng execution? Ewan for Bren Esports dito, ang pinakakailangan lang talaga nila, i-force nila dito yung pangalan ito ng Hellcurt na gamitin agad yung ulti. Uy, para pero anyways, si Eto Max, ako po wala ng buhay na patay at nadali dito. Di para Fuso, minus one agad for this execution squad out of this match and the possible Lord objective for Bren Esports. Pero look at that, the focus fire coming from the side of Bren Esports, sinuhuli na dito si Hate. Kumapos sa Cyclone 9 niya, nahuli dito si Hate. And this is a big opportunity, si Zabnu taking some para time. Stick na lang sa objective or tower push dito ang execution. Pero anyways, baka kaibigan, kita natin kayo, wala pa rin nagtatry. And ito na naman yung buff ng Bren Esports na itatry. Wild charge dito para kay Chakno. May immortality na si Cardsy and grabe rin damage niya against Zap na actually, which is a Uranus dito for the side of execution. Nililito ulit sila ng execution dito para lang hindi nila ma-focus fire yung mismong Lord. 14 seconds para sa death timer na ng kanilang Lancelot na makabubuhay ulit ang kanilang core hero. Makakahinga na naman execution. Gusto ko i-comment si Zapto doon, the clutch cut or tamang push lang nila pinakita. Tamang-tama yung ano niya, pagkuha niya dun sa mid turret. Nasama mas makakabigay ng pressure para magkaroon ng bigger minions ang side ng execution. Actually, perfect timing. Yung ginawa ni Bren, ginawa dito ni Zap, no? Kasi na-force dito yung Bren Esports na umuwi para i-defend yung supposedly ginagawa niya objective for execution. So, si Benny Cutie, mga kaibigan, na nahuli dito ng Bren Esports. Si Zap na nandito na iwan sa mid lane side natin, pero meron niya immortality. So, more on the map vision ang gagawin dito. Pero mapansin natin for execution, guys, as much as possible, ang pinaka-ginagawa nila is to make their lanes as much as possible. Kaangat yung main wing nila. Hindi nila hinahayaan tumawid pa sa river. Yun ang ginagawa ng execration. Dinadaan nila sa minion waves, the force, balance minions. Look at P1 with the great one. Inuhold nila. It's only a bait. Trying to kite Zapno. Inaalis nila sa mismong strategy. Zapno. Trying to buy some time dito. Now, pina-force push ata dito. Sa bottom, force clash ata nangyari. Yun yung sinasabi natin.
What a trade for Bren Esports. Dapat ay yes si Parifew dito. Holy pero nadali at dapat ay si Hint dito. Nakaminabak yung setup play come from last Tina. Iwalan din naman yung Winter Truncheon for Etomax. Plus a dash out. Pero legendary is there for Cartsy. Isama po si Angela nagbibigay dito na Delupio para sa side ng Execration. Sapto dito. Yes, that is Ayurinos. Pero this is Cartsy na Bren Esports. Mind you guys, napakagunat. Pero nito si Benny Cutie for the backup. Burst away lang naman, pero dash para kay Carlsy, palayo. And si Chuck, no, nandun pala, nagkiklear na minion. Oo, binabalance lang para hindi makaangat mismo ang mga minions ng Bren Esports. Cut after cut, ultimate German cut ang strategy dito ng Execration. Alam mo, salin-salin lang eh, mamamatay si Sapnu, buhay si Benny Cutie. Later on, mamamatay si Benny Cutie, buhay naman si Hate dito. Salita ng ginagawa dito ng Bren Esports. Well played din ang pinakita dito ni Chuck, no, trying to hold ang mga linya nila. Walang bibitaw. Hawak lang. Kung makakapit lang na malalim sa cellphone. Pero ito, besyo pa ang pinakakailangan mong pansinin is yung KDA dito ni Rebo, which is 1016. So, ibig sabihin, yung isa sa mga crucial factors in terms of teamfight, hindi mapenetrate dito ng Execration. Kasi malaking bagay talaga for Cartsy, kaya siya nagiging matapak to engage ito teamfight. Kasi meron siyang Angela inside him na magbibigay ng support sa kanya whenever magiging delikado. So, anyways guys, for Execution, ang pinakakinakapitan nila dito is as much as possible, paangatin lahat ng minion wave nila para if ever na may mapita sa kanya Bren Esports, sila pa rin ang lamang pagdating sa minion flow. Exactly. Tama-tama. Exactong-exacto sinasabi mo dito, Ate Mo Chantel. Pero mind you, ha, si Benny Cutie, position ni Benny Cutie, ini-snipe niya kung nasa si Angela. Inahanap niya. Once na makuha kasi nila si Angela, yung mismong buhay dito ni Cartsy or the Ling eh may hirapan kumlash, hindi nila ma-snipe. Well played para sa Angela. Si Rebo, hindi siya lumalabas, nagtatago lang siya, nagtatago. Uy, space provided, nililigong lang ni Sabno. 3 members, the rotation is good for Execration. Kapalit dito, dumilim na, trying to go for the Lord. Oh! Nakuha dito ni Chakno, sinundan pa nga RKO sa mukha. Hate ball. Yeah, boy, we're not sure if good trade to, pero ang pinaka-sure lang natin nakuha dito na Execration ang Lord against this Bren Esports. Napagandang space action for them. Although, ang crucial part, ang napatay ay si Hate. Diyos ko, nakita niyo yung pinakita, guys. Yung space na pinakita dito, binigay ni Sapno sa buong team ng Execration. Sabay buying some time dito ni Chakno and Benny Cutie combination. Eto na, nililigaw na ni Lord. Eto na yung possible comeback ng Bren Esports trying to hold then. Hindi ko alam, hindi ko masasabi 100% good trade yung pinakita nila doon. Pero still, umaangat ang minions ng Execration dito. Oh, pero kung mapansin natin, Prof. B, out of the middle side, konti na lang madedefend na dito na, I mean, madedefend dito na nga Bren Esports yung Lord na Execration. Sobrang bilis na lang for them to actually defend this Lord. Kalahati na lang ang buhay. So, for Execration, sakto! Buhay na dito si Hate. Oo. So, kumbaga, very crucial dito yung magiging teamfight nila next. Though na may effort, ibang si Cartsy sa Wild Charge. Mga kaibigan, pumasok dito si Benny Cutie for enough damage. Nandito na hard card na Angela natin kay pare Cartsy. And that is it. So, may bandang forward naman natin. That is Zapnu on that Uranus. So, medyo kulang sa damage dito ang Bren Esports. So, question here for Execration, kung kaya ba nilang i-base push dito ang Bren Esports? Pinipwersa na nila, Beshi. Tignan mo, minion, tumawid na dito sa river. Buwebuelo na buong side na Execration. Medyo masyado malalim dito si Sapto. Nasaan na kanyang mga kasama dito? Pulado! Pop immortality dito! Tempest of Blade sa mukha! Hindi kami nagtitipid ng skills sa ganitong sitwasyon! Forward match si Lassie dito! Perfect match! Kukuha ata ng RKO dito! Etomax backing away sa kanyang position! Going in na! Huli na! Etomax! Papa si Cartesi! Focus fire! Nag-winter truncheon ng tropa natin si Etomax! Pero still, Etomax will fall sa kamay mismo ng Bren Esports habang si Chuck Nu buying some time dito. Kaliwat ka lang bangbangan siya, Tel! There you go! Go! Will fall! Patay! Hinga malalim! Buhay pa! Buhay pa ang base militar ng Bren Esports! Diyos ko! Ano nangyari ito? Laban for Bren Esports on this match. Pero kita natin for Execration, kayang-kaya nila natapusin yung laban.
pagdediretso nila yung objective dito. Although for this match, we have a Chakno here and the Hate Action yung una mabubuhay para sa nilang team. So medyo kulay yung damage dito na nga. Execration out to this match. Pero it's we could see here for Bren Esports. And Mamax dito na huli nila. And a legendary for Cardsy on the thing. 18-1-9 for the KDA. Napakasakit po yung Eddie. Grabe, 25 minutes sa ating laro. 16-28. Masaga mga torre dito ng Bren Esports. Habang hindi pa nakaka-force push ang side ng Bren against Execration. Waiting ata sila sa next turn dito para sama ang makabuelo. Oo, so next turn guys, that is 35 seconds. Actually, for Edge dito, ang pinaka-ano lang talaga nila, ang crucial part is kung paano magiging initiation nila together with this Dark Knight Falls. Kasi for Bren Esports, para sa Atlas, pero yung nga lang naiiwan dito. Baka ibigay si Paris, zap na natin, napilita mag-winter trunch, syempre, tapos yung plan from Lusty. Nice RKO come from Lusty, pero not enough damage come from yun, mga kapatid. Pero naman magalit si Colts, very cutie, legendary dito para kay Colts, very cutie, wala na buhay. That's away para sa kanya, pero flicker in para kay Pew, and a double kill for Colts as well. Naku, 2-man down for the side of Execration habang buo pa ang Bren Esports. Kaka-respond lang dito ng Lord. Are they going for the Lord? No, hindi. Si Hate, naghihintay siya doon ng kukuha sana ng Lord for the steal. Pero nag-decide ang Bren Esports. Sa'yin na yung Lord, sa'yin na ang vision ng Lord. Possible, direct train po. Pwede atin tapusin to. Winter Truncheon to buy some time. Focus fire. Eto, Max, bail out na muna. Gustong kumuha dito ng Torre ni Cardsy. And another arrow will connect. Hinga malalim mga sir, paharing final push siya to, focus fire, disengage siya muna ba? Napakainit ng labo natin, probe action sa labo nito, abis sa laro, tumama dito, tumaan si paring na po natin, pero kita natin itong wall charge, para kay Chakno, Pew, wala na buhay halos, pero buhay na dito, or dito na, ate T5, Pew, napatay lang din naman, pero legend na na may Cardsy, tinitira yung base, ay may guy, for this series, hindi pa rin tapos, kasi lumalaban pa rin si Cardsy dito, punong-puno, ang buhay patay din, si paring, eto, max natin, wala legendary para sa kanya, the Dark Knight, oh, patay! Way pa! Shutdown! Mga kaibigan, onto this match! Palitan ng kills dito! Palitan ng push! Pantay na ang kanilang mga torre! Look at that! We're sitting around 190k gold for both teams! Pwede na yung gold para sa mga susunod na series eh! Lang oh, item na! Beshi! Pwede ng bahay, Beshi! Nabanggit mo na rin yung susunod na series! Pero wait lang, si Coco dito wala ng buhay. Nasa kanihan sila. So pwede itong maging bonus round for Execration. Wild charge pa kay Chakno. Pero buo-buo. Or buhay na buhay. Ang buhay dito ni paring Coco. Ready pa para sa kanya sequel sa next year. Angela disengage para sa kanya. Pero ito, Prof. P. Gano'n sinabi natin. Meron pa tayong mga susunod na series. Pero ganito, kainit ang ating laban. Unang series pa lang ngayong araw. Napakakunat ni Coco. Nangkunat. Pero titignan mo ha, yung positioning mismo ni Rebo, guys, pansinin niyo Angela, wala siyang depth sa mismong laro. It means ganun siya sa kaalaga sa position. Alam niya yung kailangan niya gawin, the crucial hard guard ang kailangan ibitaw dito. Pero Rebo ha, lumalalim dito against Execration, pino-force push dito ni Chakno to give the positioning ng mga member ng Bren Esports. Lord is already up for grabs. Pero iba yung minions or balancing minions sa pinapakita dito ng both sides. Oo, kumbaga kanina yung strength ng Execution na kiklear nila yung minion wave para nakaangat yung sa kanila. Yun na rin ginagawa nila ng Bren Esports. And ang crucial dito is merong Lord. At ang very crucial talaga dito, unang bumitaw actually sa mindset na manalo, yun yung magiging problema. Or kung sino una magigil actually. Sa mga hindi nakapansin, 29 minutes na po tayo sa ating laban ngayon. Napakainit for this game number 3. Again, kung sino matatalo dito, automatically pupunta sa ating lower bracket. Walang gustong bumitaw. Kasi nila mga hawakan dito. Cardsy, hard guard combination dito. Pero the hard grabe! Watch out sa tatlong members! Buhay pa dito si Cardsy trying to lifesteal sa kanyang mga gilid ng mga jungle minions dito. Still, they were able to take down Hate. Unleash the Hate. Hate will fall. Chakno trying to buy some time again. Naku po! Nag-hoodie na the base position coming from the side of Execration. Pinapanin sila ng buong Bren Esports dito.
Grabe yung ano, nangyari doon sa Execration, guys. No life si Lusty, I mean, si Cardi, pero ready doon yung Bren Esports on this match. Nasama pa si Chaco dito. Sabdo is the only player left for Execration to defend their base. Although yung minion wave dito na yung Execration is nakaangat. Pero dead time natin, it's gonna be 16 seconds bago mabuhay dito yung Hellcurt, which is medyo delikado actually for Execution na mag-clear na minion wave, kasi as much as possible gusto natin maganda yung maging pasok nila. Pero anyways, napakakunat lang naman, diba? In judgment, dito pa if you one man down, sirang immortality and a kill for Bren Esports. Hello to ang core hero dito ng Execration, mabubuhay na, pinadilim na, wala lang hintay-hintay pa, buying some time. Tempest of Blades, kinasana dito, they want to focus at this only base militar. RKO, kinumit na rin dito para walang defense. Dito ang servant, Bren Esports was able to close the series